Minasan, konnichiwa. So, hello everyone. So, again, for today, kumusta na kayo? At ang ating topic for today is Kanji Unit 3. Okay? So, meron na ba kayong pen and paper? So, mag-start na tayo ng ating lesson. Sa mga bago lang ngayon na nakikinig, please don't forget to subscribe. And hit natin yung ating notification bell para ma-notify tayo. And every time na may bago tayong video na i-upload or meron tayong live streaming. And then, sa mga hindi pa na, yung mga bago din ngayon, ang mga bagong invites is ang ating pagkakasunod-sunod ng pinag-aaralan, okay, ay vocabulary, grammar, and then kanji. So we have 1 hour per lecture. 1 hour per lecture. So 1 hour, 1 hour, 1 hour. Okay? So every lecture, meron tayong 1 hour. And then, ito per day, first day, second day, third day. So, pagkakasunod sila, 1, 2, 3. So, kahapon, natapos tayo. Kahapon, tama. Natapos tayo sa grammar. So, ngayon, next natin is kanji. After kanji, balik tayo sa vocabs ng next lesson. So, ganun po yung ating pattern ng pag-aaral. Okay? So, for today is kanji. Meron tayong 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meron tayong 12 characters na pag-aaralan. So, handa na ba kayo? And kung meron kayong mga friends na gustong matuto, pwede nyo i-refer dito sa ating channel. Ang lesson natin is Monday to Friday, 6 p.m. ang start or 6:30 p.m. Okay? 6 p.m. or 6:30 p.m. And then 1 hour. So, 6 to 7 or 6:30 to 7:30. So, ito ang ating pang third lesson na kanji. So, unit 3. So, let's start. Ito ang ating first kanji. Alam niyo ba ito? Yan ang gaku or manabu, ang ating kanji for to study or learning. To learn or to study. Nakaraan, tinuro ko na yung meron tayong kunyomi and onyomi, di ba? So, kapag yan ay kunyomi, siya ay si Manabu. Si Manabu, included siya sa JLPT N3. Okay? So, ganyan. Manabu. So, yan si Manabu. Kasi ito na yan. Bumbu. Manabu. And kung onyomi naman ay ginagamit natin siya, yung gaku, nalang yung si Gakse. Diba? Meron tayong Gakse. So, ito si Gakse. So, marami siyang gamit. Gakse. Yung ating student. So, gaku. Then, se. Ay, nakaka-chan. Gaku. Se. Gakse. So, yan. Yung ating student. So, meron din tayong gaku, pero mamaya natin gagawin dahil ang ating next kanji ay ito. Si Sei. Kaya sinunod na natin ang Gakse. Paano mo siya isulat? So, unahin muna natin itong mga nasa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, ganyan. So, mas maganda, meron kayong application ng Japanese para makita nyo kung paano yung strokes, alin yung nauna. Kasi mas maganda, alam natin, parang sa ABC, di ba? Hindi naman pwede magsusulat tayo ng ABC ng pag-ganito yung
A natin. O ganyan tayo mag-A. Ang weird, di ba? So, syempre, pag-A ganyan siya. So, dapat alam din natin yung stroke niya. Although, syempre, sa exam, sa JLPT, wala namang gano'n na ano ba yung unang nauna. Wala namang gano'n. Wala naman. Sa experience ko, wala namang gano'n. So, may kita nyo lang doon, Kanji, kasi pag magsasagot kayo to is, mag bibirog lang naman kayo, magaganyan lang kayo, hindi kayo magsusunod doon ng kanji. Pero dapat, kabisado nyo kung anong kanji kasi, halimbawa, ganyan, ito, same siya ng taas, pero yung sa baba, iba pala. Halimbawa, yan. Iba pala yung nasa baba. Ano ba naman? Halimbawa lang ko, halimbawa, ganyan lang. Hindi mo alam na kanimo, ay, pare, para magkamukha siya, pero, ito pala siya, may ganito yung tama. So, gano'n. Siyempre, sa exam, bilog-bilog lang, bilog-bilog. Ganyan. Magmamark lang naman kayo. So, hindi nyo kailangan magsulat doon. Pero kailangan tandaan nyo kasi meron silang panlito. So, kung halimbawa, kung alin sa dalawa yung kanji na kailangan mong piliin. Okay, so meron na tayong lima dyan. And please don't forget, polite naman po tayo ng ating channel yan. Meron yung tatlo nag-like. Maraming salamat sa mga nag-like. Kung meron kayong mga questions, lagay nyo lang din sa ating live chat. Meron dyan makikita kayo nakalagay live chat. Doon kayo maglalagay ng inyong comment, ng inyong questions para makikita ko. Hindi doon sa may comment sa labas. Doon tayo sa may live chat. Okay? Ah, next natin. Ay, purahin na natin ito. Oops, nabura ko yung random. Pamitin ko naman yung aking black. Okay. Ayan. Next is itong say. Yung kanina sinulat natin yung sa doc say, siya si say. So, ibig sabihin niya is life. Living. Or to give birth. At iba pa. Marami siyang meaning. So, example natin kanina si doc say, di ba? So, di ba, dito sa atin, meron tayong mga elementary school. Hindi pa kasi ito kasama sa kanji natin, pero example pa lang sa inyo. So, kanina meron tayong ganito. So, yan, ang elementary school. So, Shogakusei. So, sana by this time, kami sabi nila yung hiragana katakana natin. Shogakusei is elementary or primary school. Child. Child. Kasi say pala siya, hindi siya yung po. Meron kasi mamaya, pag-aaral natin yung po, yung dakpo, shogakpo. Yun yung elementary school. Ito, shogakusei. Say siya. So, siya ay isang elementary student or primary school student. Di ba kasi yung doxay natin, pag ito lang, student kasi. Yan lang, student. So, di ba, madadagan natin siya na mamaya pag-aaral natin ito, Chu. Chu Gakse. So, si Chu Gakse ay naging junior high school student. Okay? So, yan si ating Gakse. So, isang meaning niya is a person in a school. Katulad sa examples natin. So, tignan natin, isang meaning niya, person in a school. Okay, so next tayo. Ah, paano nga pala siya isulat? So, kailangan 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan lang siya. Madaling-madaling kaya nyo. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Yung ating say.
And additional ko lang. Additional natin. Yung isa pang tawag, base sa kanya kasi is Nama. Yung ginagamit siya sa, yung Nama kasi yung kun niya eh, yung kunyomi niya eh. So yung mga tinuro ko kanina, i-use yung kanyang onyomi. So sa kunyomi niya, mana, is Anama, Nama, okay? Nama. Nama, yan. Yung kanyang kunyomi, so halimbawa is Beer, Nama Beer. Nama Beer. So, draft beer. Draft beer. Or Nama Juice. Juice, juice. Means fresh juice. So, Nama. Parang go or draft talagang hindi pa ganun ka, baga yung hindi pa ganun kaluto. Nama. Nama juice is fresh, fresh na fresh siya. Fresh juice. So, wala tayo ngayon sa every page. Okay, sa YouTube lang tayo. So, yung mga sample natin ng Nama. Nama beer, Nama juice, or juice. So, next kanji tayo. Next character. Yun yung pangalawa natin, di ba? So, ang next natin is si Sen. So, nakita niyo na ba itong kanji nito? Ah, hello po, Ben Arzrael Garcia. Yes, meron tayo ng hiragana katakana. Nauna na natin siya pinag-aralan. May kita niyo siya. Pag nakita niyo yung mga videos ko, di ba? May nakalagay doon. Pare-pareho siya ng picture, pero nakalagay lahat, free Japanese study live. Tapos, after nung nakalagay na free Japanese study live, kung anong topic siya, nakalagay doon, meron doon si hiragana, meron din doon katakana, meron din doon kanji unit 1, kanji unit 2, and then, minuno ni Hoko, lesson 1, 2, and then 3, kakatapos lang natin, eh, ito ang unit 3. So, pwede-pwede pong kumabol. So, yun. Tingnan nyo lang doon kung gusto nyo magbalik. Isang lesson yun. Isang buong lesson. May git isang oras ata yun. Hiragana solo. And then, ibang video ulit katakana. Okay? So, pwede nyo siyang tingnan doon. Live din yun noong last week. Okay? So, dito tayo kay Sen. Kung nakita nyo na to, ito ay Sen na Sensei. Pero, ang ibig sabihin kasi niya ay beforehand or previously. Kaya, di ba last time na pag-aaral natin si Suki, yung sa month natin? So, ito, ang ibig sabihin niya daw is beforehand. Kumbaga, bago yung araw na to. So, ito, dagdag natin dito. Magiging Sengetsu, ibig sabihin last month. Okay? Siya si last month kay Sengetsu. Basta pag meron ito, nakaraan siya. So, ito si Sengetsu. Sige, kung hindi niyo pa alam yung sa, ano, lalagyan ko na lang dito. Sengetsu. Sengetsu. Si last month. Last month. Okay? So, makita nyo yan yung mga nakaraan. So, meron tayo dyan, ha? Yung ating kaninang kanji. Diba? Si Sei. So, dagdag natin dito. So, meron tayong
Sensei. Diba? Ito, kanina lang natin siya nag-aralan. Si Sei. At ito si Sen. Sensei. A teacher or a professor. Sensei. Okay, thank you rin. So, yan yung mga before. Bakit kaya siya naging sen? Ano? Kasi matanda na. Lumipas na yung teacher. Yan, naging previous before. Ano? Anyway, so yun lang yung iniisip ko lang. So yan yung ating mga sample. So syempre, paano siya isulat? So sulat lang natin, madali lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, again. 1, 2, 3, 4. Ay, mas mabaw. 4. Okay, natin. Kumangit na siya. Kasi mas mahaba yung sa gitna na dahil. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, see? Para mabuo ang ating sensei. Yan. Ito yung kanina natin. Si Sei. Okay. So, next character tayo. Ah, hindi ko man isulat dito. Yan. Ang next character natin is si Ai. Ito si to meet or to see. So, magandang kanji ito. Ito yung kung gusto, sinong gusto makipagkita sa gusto niyang kitain. Ito si verb natin. Okay? Huwag nadagdag natin sa mga natin. Si verb. So, paano magiging verb yan? Yan. Di ba ito si u? So, siya si, ito yung a. A, u. So, aw, or I must is to meet, aw, aw, to meet, okay, aw, ah, kumili pa ganyan siya, a-u, a-u, so aw, yung ating verb na to meet. So, usan pa natin siya ginagamit? Ginagamit din natin siya kay, ito, gagawin naman natin itong kanji natin itong namamaya. Yung kay siya natin, si company. Kaya siya. Yan, si Kaisha. Kung hindi nyo pa yan mabasa, so ito, Kaisha is company. Pinag-aralan natin itong vocabulary natin last time. So, yan si Kaisha. Okay? Kaisha. What else? Ginagamit din natin siya. So, okay na yun. Okay na muna yung dalawa. So, paano siya isulat? So, kung magkikipagkita kayo, syempre kailangan dun sa may bubong para hindi kayo mabasa. Lagyan natin ng konting hagdan. Sa baba ng hagdan, dito kayo bibit. Para lang maalala nyo. Okay, may bubong. May hagdan sa baba ng bubong. At ito yung meeting point. Yan. So, si to meet or to see. Si Kaisha. So, dahil stand alone dito, si Kunyomi, dahil nga dalawa ang basa, di ba? May Kunyomi, may Onyomi. Kunyomi yung native na Japanese talaga siya galing na reading. And then yung Onyomi natin is from based sa original Chinese. So, ito yung ating kunyomi, si Ao, si A. Yung A. Then, yung mga dinagdag na natin, naging kai na siya ng siya, kai siya, may katabi na siya. So, ayan yung mga onyomi natin. Okay, so next tayo. May 7 na tayo nandyan. Kasi hanggang, alam ko hanggang 10 lang yung makaka-enter eh.
makakapanood. So, kasha pa naman yan. Paunahan na lang kasi may sampu. Hindi pa naman ako nagsampo dito. Siguro kasi hectic ang schedule. Iba-iba yung schedule. Kaya pinapanood na lang nila. Inuulit na lang nila yung video. Kung kailan sila available pang na-upload. At ito nga pala yung ma-upload. Dahil 1 hour siya, ma-upload to kinabukasan pa. So, kinabukasan aantayin. So, next kanji natin ay si Sha. Nang kay Sha, yung ginawa natin kanina. So, yan si Sha. Alala nyo, kanina lang in-sample ko dito si Kai Sha, yung company. So, ito siya. So, paano siya isulat? Dapat magkasya talaga siya. Kasi balak, dalawa siya. Kai Sha. So, yung kundik muna sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, pinag-isa ko siya. So, syempre, 3 strokes dito. Again, 1, 2, 3, 4. At dito naman, ganyan. Okay? So, ano bang meaning niya? Siya si company. So, company din ang talagang meaning niya. Yung mga gusto magkaroon ng company, may sa company. Yung kumpanya na company, ah, ito yung company na kasama na ang company. So, meron tayong company. Yung example natin kanina, sinulat ko si Kaisha. At isa pa natin, di ba kanina, Kaisha is company. Ganito siya. Kanina lang ito, di ba? Digtog na natin dito. Yan si Kaisha. Kaisha. Baliktarin lang natin yan. Meron pa tayong isang word uli. Baliktarin lang natin. So, dito naman ako. Pagka nandito naman na siya. Ito naman si Shakai. Shakai. Shakai or society. Society. Shakai. Yan. Para. Ito si Kai siya. So, huwag kayo malilito. Kay siya. So, this one is company and the meaning of this is society. Shakai. Kay siya. So, pareho ng kanji, binaliktad lang. Okay? So, minsan mga ganyan din yung lumalabas sa exam. Magbaliktad kung ano ibig sabihin nun. Pag kanji, kasi di ba per set yun, may kanji, merong vocabulary, grammar, reading, naku, yan. So, pabilisan na lang pagbasa doon. So, yan si ating company. So, next tayo. So, maganda, kung gusto niya talaga maghabol, okay, para maintindihan niyo yung sinasabi ko dito, ilan pa lang naman yung mga videos na na-upload. So, pwede niyo siyang panoorin. At mas maganda, kabisaduhin niyo yung katakanan ng Hiragana para makapag-kanji na tayo. Okay, so ang next natin ay, syempre, kung may kaisha, kailangan may tao dun sa kaisha. Kung may company, kailangan may tao sa company. So, we need members, company members, or employee. Okay? Yan yung itsura niya. So, paano siya isulat is 1, 2, 3. Tapos lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Una muna, yung, syempre pag nagtrabaho ka, kailangan meron kang sombrero. So, yan, isipin nyo na lang, sombrero yan nung taong nagtatrabaho. Tapos, ito yung tao.
Andiyan yung kanilang lahat ng nakatawa nandiyan. At may kasya para magtrabaho. Para makagawa ng dapat niya gawin. So, isipin nyo ganyan siya. May sombrero, di ba? Kapag sa mga construction, kailangan meron ka dito sa ulo para for safety reasons. So, ganun siya. So, ito, I see in. In. In na in. In na in. Kasi in siya sa company. Pasok siya. Okay, so ano yung ating mga yung cardinal natin kanina? So ano yung cardinal natin si ayun tayo? Kaisha, di ba? Naalala niya si Kaisha? Wala, laki niya ng konti. Naalala niyo ulit, babalikan natin. So, mga examples natin, pinag-aralan natin natin. So, meron tayong Kaisha, di ba? Si Kaisha. Pero galing lang natin dito. Si Ian dito sa dulo. So, siya na si Kaisha Ian. So, isa na siyang company employee. So, dati company lang siya, nagka-employee siya, nadagdagan ng isang kanji, yung member. So, naging Kaisha Ian. Company employee. Yung Kaisha ulit para maalala niyo natin sigurado. Yung Kaisha. Yan na siya. Di ba? Ang ating company employee. So, what else? Okay. Pwede rin ganito. Ito lang. Tagalin natin po si Kai. So, ito lang. Shine. Nalala nyo dun sa ating vocabulary? May lesson 1 and 2? Meron doon, hindi ko alam kung sa 1 or 2 ba yun. Sa 2 ata yun. Shine is employee of a company. So, shine, halimbawa, yung example ko nung nakaraan, GMA, yung pangalan ng company, di ba? GMA. So, yan ay GMA, no, shine. Ibig sabihin, an employee of GMA. So, ito yung pattern natin dun sa grammar last time. Yung no. Noun, no, noun. So, ito ang GMA, no, shine. Ibig sabihin, this is employee. So, an employee of GMA. Okay? So, next tayo. So, yan, naka-anim na tayo, di ba? So, meron na pa tayo tigilang anim. So, 12 for today's character kanji. So, dugtong-dugtong lang siya, di ba? Dugtong-dugtong lang siya. Sige tayo. So, ito, pag magkasama siya, meron tayo gakse. Gakse. Itong dalawa. Sige ako ng ganito. Itong dalawa, pag pinagsama, gakse, meron tayong student. Okay, ito naman dalawa, pag pinagsama, mauuna ito. And then, ito yung next. Meron tayong sensei. Meron tayong teacher. At, meron din tayong, yung si teacher nagtatrabaho sa company, meron tayong, itong dalawa, kaisha. Diba? Kaisha. Pag binaliktad naman siya, ito ang mauna, ito, so meron na Shakai, society na yon. Society, pinalikan siya. At, syempre, sa Kaisha, meron member. Meron tayo, ito tatlo na siya, 1, 2, 3, sunod-sunod yan, Kaishain, company employee. Pag ito lang, employee, CEO. Okay? So, next tayo, na ating 7, from 7.
Okay, maganda. Kapag naman na-upload na siya sa YouTube is tuloy-tuloy, ay, pwede nyo na siyang i-play back. Pwede nyo i-pause para tingnan nyo uli. Or isulat yung mga sinasabi ko para kahit mabilis ako, kung nabibilisan kayo, is pwede nyo na mag-pause doon sa video. And next natin, syempre, ito kailangan natin ngayon. This is medicine. Dahil sa pandemic, kailangan natin ng medicine. Yan ang meaning ng kanji na ito. So, kung medicine siya, siya si E. E. Yan, E. Kung medicine siya, syempre, meron tayong tinatawag na isya. Hindi isya, isya lang. Pero meron tayong isya. Si Isha ay ang ating ito ay ang ating doctor. Siyempre, kailangan may magpe-prescribe ng medicine. So, ito si ating doctor. Isha. Okay? So, kailangan may mag-prescribe ng medicine. So, meron tayong doctor. And that's medical doctor siya, ha? Kasi hindi naman yung sa education. Di ba? Mga PhD, mga doctor din yan, mga doctorate. So, medical doctor siya. Kasi itong kanji na ito ay for medicine. So, paano siya isulat? Kailangan yung bubong muna sa taas. Okay? And then dito, papasok tayo sa loob. Yan. And then, puro horizontal yung nauuna sa ta. Puro yung horizontal line. And then ito yung sign ng tao. Okay. Saka natin ikulong. Okay? So, bubong muna. Ito maliit sa kaliwa. Pangalawang horizontal. Pangatlong horizontal. And then yung tao natin. Sarado. So, isipin nyo na lang kaya siya nakasarado kasi nasa loob siya ng hospital. Or nasa loob siya ng so, yun. Ito si ating for medicine Asia. Dahil nag-iisa lang siyang doktor. Okay, so ang next natin. Ang next natin, I see. Ito. Kaya natin an example to. Kasi ito ang next natin. Ano ba yung kanji na yan? Okay? So, yan ay mono. Okay? Ang bang sa kanya kung mag-isa. Or, siya yung kung yung pinaman ay siya. Yung kanina, di ba? I siya. Siya yung siya doon siya. So, si mono. Kung sa kung yung ni ay siya. So, example natin yung kanina, yung isya natin. Yun yung example sa isya, siya. Okay, marahin pa na.
Ay, kung paano ko pala siya isulat. Siyempre, sa taas muna. One, two, three. Lagyan lang natin ito. Tapos, ito sa baba. Dalala niyo itong kanji na ito? Diba? Ito yung key. Yung ating araw or day. Pag-iwalay natin. And then, ito naman, si Do. Yung ating Doyobi, Saturday, or yung ating Tochi. Yung ating lupa. Ground. Soil. So, ganun lang pag natin. So, ito siya. Naging si model na siya. Yan. So, ito ang next natin kanji. Siguradong alam na alam nyo to. Siyempre. O, oh, diba? Alam nyo yan? Hello po, Jess Rosema, and hello. Thank you din sa pakikinig. At least may listeners ako. So, next natin is si Hon. So, meron ba kayong mga books dyan? Siyempre, meron tayong mga libro. Kahit anong klaseng libro yan. Yan ay si Hon. At kung alam nyo naman yan, dahil alam na alam nyo, dahil gusto ng Japanese, naalala nyo si Nihon. So, yan yung Hon doon. So, may isusulat nyo na siya ng maayos. So, may book ka. Ito naman. Yung Nihon. Nihon, di ba? Or Japan. Pero kung ito lang yan, siya si Hon. Hon. Hindi yan Hana. Han. Hindi. Hon yan. Yan ay si Hon. Yan yung mga, ito yung mga meaning niya. Ano ko? Authentic. Book, main, real, or authentic. So, yan yung mga meaning niya. Nihon. Okay, Nihon. So, paano siya isulat? Is, ito muna, horizontal. One, two. So, meron ka dyan parang cross. So, itong dalawa sa gilid na ganyan. And then, ganito. Napag-aralan natin na nakaraan yung key, di ba? Yung sa Thursday, Moku, yung key. Di ba ito siya? So, huwag kayo malilito. Pag nakita kayo ng ganito, nilagyan ng ganito. So, yan ay hon. Bakit? Di ba? Ito puno, ito puno. Saan ba gawa yung puno? Ay, sa gawa yung libro. Sa puno. So, una, puno pa lang siya. Nilagyan na siya sa baba, naging libro na siya. So, naging hon na siya. Hon is book. Yan ating book. Yan ha? So, pag ganito, yan ay ang ating key o yung ating tree. Nilagyan ng ganito, nawala na yung tree, ginawa ng libro. So, ang kanyang kunyomi ay moto. So, stand alone siya si moto din. Moto. Moto. Si Juan, onyomi niya siya, onyomi. Kasi, bawa ito, magkasama din siya si Nihon. Mamaya, magbigay pa tayo ng ibang examples dyan kasi may next tayo na kanji na pag-aaralan. So, yan na. Ay, bubaray ko na siya. Next tayo. So, ang ating next kanji G ay ito. Madali lang to. Yan siya.
Yan si Naka. Okay? Ang ating Naka-Naka. Naka. Pag yung Naka, ibig sabihin niya is inside yun. Sa loob. Naka. Sa loob. Yan ang ating Kunyomi. So, stand alone siya sa sinaka. Pero pag dinikit na siya sa ibang mga kanji, nagiging onyomi siya. Siya si Chu. Hindi ka Chu. Chu. Nagiging Chu siya. Ang basa sa kanya. For example, naalala nyo kanina yung ating kanji, itong si student, di ba? Meron tayong Chugakse. So, nilagay ko na, nilagay ko na ba siya kanina? Dito. So, lagay natin siya sa unahan. Tapos yung kanji natin, na Gakse, di ba Gakse is student? So, meron na tayong junior high school student. Junior high school student. So, ito ay Chu. Ito yung kanina natin, Gaku. Se. So, meron tayo Chu. Ga. Se. Yan ay junior high school student. Diba, ito lang sa kanan is student. Gakse. Dinagdagan mo lang itong Chu. Ay junior high school. Kasi yan o, middle. Ibig sabihin niya. So, nasa junior pa lang siya. Junior. Hindi primary, kundi nasa middle. Middle siya. Kaya, Chugakse. At yung kanina, di ba, Naka? Kung Naka, ginagamit din siya sa pangalan or pangalan ng Japanese. Halimbawa, si... Ito, tapos na tayo sa kanji na to. Alam niyo ba to? So, Naka plus yung Ta. Alam niyo to, si Ta? Yung ating rice field. Sa unit 1, unit 1 siya. So, sa si Tanaka-san. Ta, and then, Naka. So, meron tayo si Tanaka-san. Dahil pangalan siya. So, Tanaka-san. So, yan din yung si Naka doon. Kasi usually, dahil nga, di ba, Kunyomi is Japanese reading dahil ito ay Japanese name na kasi hindi siya naging Chu kahit may katabi siya. So, original Japanese name siya, Tanaka. So, paano siya isulat? Lagay mo na ng square sa gitna. Madaling-madali. Lagay ng square dahil na the middle. Para mapunta siya sa middle, lagay niyo ng ganito. So, nasa gitna siya kasi middle, di ba? May line kayo. Napasok na pasok siya sa line, kaya inside. Okay, inside. In. Inside the line. So, yun. So, ang next natin, meron lang tayo natin dalawang kanji. Huwag kayong mag-alala. So, meron lang kayong 12. 12 na kailangan kabisaduhin. So, ito importante. Sinulat ko na ito ng example ng nakaraan. Yung ating bansa. Kuni. Okay? Yung ating country. Nation. Yan, ang ating kuni. 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 Ito yung kanji na kuni. Siyempre, kung sasabihin mo yan sa ibang tao dahil para magpakita na ikaw ay paggalang ng paggalang, di ba? Nilalagyan natin siya na o kuni. O kuni wa do chira desu ka? So, yun yung example natin last time. Di ba? Where are you from? Or saan siya galing? Bawa ang kausap na is foreigner. So, meron tayo dyan kuni. At syempre,
Siya rin naman ay ang ibang bansa sa kanyang kanyang onyomi ay Koku. Koku. Hindi kuko ha. Koku. Koku. Yung kanyang onyomi. So, example natin ng Koku. Hindi pa kasi kasama sa ano eh. Sa kanji ngayon. So, hindi ko alam ko. Ah, ito na lang. Dahil nga koko siya, di ba ito yung onyomi niya? So, ginamit, sinulat na natin ito kanina. Ito ang ating shoe, di ba? Yung sa gitna, nasa loob ng line. Shoe. Shoe. Anong bansa ito? Kung saan galing si ano? Hindi. Si Chugoku or China. Okay? China ang ating Chugoku. Yan, madalas dyan galing yung mga in-order ko online. Kasi hindi makita dito sa... Wala ko masyado makita dito sa atin, sa Pinas. Mas nakikita ko siya online, na-order pa. Overseas, abroad, usually China. Kasama sa mga Lazada, Shopee. Yan. So, pansinin nyo, di ba si Onyumi to siya? Si Onyumi, yun yung sinasama sa iba. Kasi, hindi siya original. So, nung sinama na siya sa iba, tapos sinamaan pa rin Shu, ito, pag may kasama siya, yung Koku, nagiging G siya. So, K, from K, nagiging G. So, makakaintama rin ang mga ganyan. K, nagiging G. Chugoku. So, hindi siya Chugoku, kundi Chugoku. Kasi hindi siya sa second. So, nabago siya. So, yun ang si China. So, yan yung ating example. And, last na example na sasama ko na kasi ito yung last kanji natin eh. So, syempre, kung mayroon China, mayroon mga tao sa China para maging member sila or maging mga people sila sa China, lalagyan lang natin na ganito. Yan, ating hinto. Yan ay Jin. So, ito ay Chinese people na to. Chugoku Jin. O yung kanyang nationality. Di ba tayo, Philippine. So, wala namang kanji. So, or sabi meron daw, pwede rin natin i-search yun. Pero, usually, Philippine, nakaganyan siya. Philippine. Jean. Yan. So, yan ay Filipino, di ba? Tao, maligyan na nito tao. Sa inang tao to, Philippine Jean. So, ito naman, Chugoku. Chugoku. Jean. So, Jean ang basa dito. Jean. Ayan. Chugoku Jean. So, meron ng Chinese. Chinese people. Mga tao Chinese. So, yan yung ating last kanji. So, saan natin siya dito. Paano? Siya isulat na sabi ko naman kanina, no? So, syempre, ito muna mauuna. Tapos ito. Okay. Ito, sa gitna. Saka ano siya ito lang. Isipin niya na lang, ito nasa labas yung country. Tapos, syempre, sa country, mayroon mga people. So, ito yun sila. Pwede lang natin mag-pundit dito. Tapos, saka ito lang. So, nakaka-ob yung mga tao dun sa country. Pero kayo, kung ano yung mga idea nyo na pwede nyo maisip na
Wait, na kung paano niyo siya matatandaan. Okay? Ay, salamat din. Hello, hindi po Rochelle and Milagrosa Niel. So, yan si ating last kanji. Suburahin po na to. Tanong tama lang, malapit na tayo ng buwan. Sakto-sakto yung natin. So, yan siya. Pamilya niya, man, human being, people, person. Yan. Yung ating kanji na si Kito. Yung konyomi niya is Kito, kung mag-isa lang siya. Hindi yung Kito na pagkain, kundi Kito na tao. And then, kung sinabi na siya yung kanya onyomi, siya na ay si Jin. Hindi si Jin Gray, kundi Jin lang. At meron ding Min. Ninja ng Min. Ito ay ito. Ito si Jin at si Min. So, example natin kanina si Chugoku Jin, di ba? Chugoku Jin. Ah, meron din tayo siyempre. Yung may favorite. So, ito. Yung ating Nihon. Jin. So, meron na kayong Nihon Jin. Pwede nyo na siyang isulat. Nihon Jin. Japanese. Japanese people. Japanese person. Nihon Jin. So, yan. Meron pa yun. So, ito yung ating Kito siya, di ba? Dito. So, kapag sabi, isang tao, one person, ay lagyan natin dito isa na, yung one. Yung ating Ichi. Lagyan lang natin na Ichi. So, siya na si Kitori. Meaning, one person. One person. Kitori. Wala, narinig niyo sa anime yung or yung iba na sa bada, sa salita ng ito rin ni Shinaide. Don't leave me alone. Yung alone doon, parang ganun din ang mag-isa. One person. Hitori. So, darating tayo dyan yung mga verbs natin. Ano po ba? Siyempre, kung meron tayong isang tao, meron tayong dalawang tao, ang ganyan ng isang line, di ba? Sa ating unit 2, si Ni. So, ni, plus yung ito, dalawang tao na yan. So, ang tawag ay Futari. Futari. So, Futari, Futari. And then, yung patalo na, full min, min na yun. Ito na yung min. San min, yon min. Yonin. Gonin. Puro min, min na siya. Pero yung first at second natin, one and two, one person, two person, special siya kaya na iba siya. One person is Itori, two persons Futari. Futari. Two, a, three. Okay. Futari. Futari. Yan yung two persons. Futari. Itori, Futari. And then, Sanmin, Yunin, Boni, Rokuni, Purmimin na yung ating mga tao. Anong tao, or person, etc. Alam mo. So, yun. Yung kanya, may chugo ko rin tayo. Philippine Jin, Nihon Jin. So, ganun lang. Mag-add lang kayo yung bansa. And then, kasunod ng bansa is itong kanji ng Jin. Na dito. Itong kanji na ito. So, magiging diba, ay Giriso Jean, American Jean. So,
Amerikano. Ang Amerika. Yon. So, yan. 5 minutes left. Ah! Ito lang ang ating lahat ng Angie for today. Di ba? We have 12 ngayon. At ayan na siya. So, 12 yung pakabisaduhin nyo ngayon. So, maganda. Kabisaduhin nyo lahat ako sa ating Angie. Kung gusto nyo masalang, N5, N4. So, meron tayo dito. Yan, ito. Ito yung next, di ba? Isha. Di ba? Magkasama sila. Isha. Kung magkasama na sila, isya na sila. Isya ang ating medical doctor. Ano ba dyan? Yung ating phone. O yung ating, pag sinamahan dito, naging nihon. Nagdagan pa natin ng go. Pag dahil natin sila, nihon go, yun na yung Japanese language. Go is for language. Pero hindi pa yun. So, ito muna. Shu, itong dalawa ay Shugoku, Shugoku. Nilibay natin ang isa pa rito, so naging Shugokujin, yung ating Chinese people, Chinese person. Because this means a person, people, etc. So, ito ay Shugoku. So, yan yung ating kanji ngayon. Meron tayong 12 kanji. So, yan. So, bukas, ay, wala pala tayo bukas on Thursday. So, sinabi ko na bukas, Wednesday, and this Friday, this week lang naman to, ay, wala muna tayong class dahil may event or mayroon kami kailangan gawin. So, meron tayong Thursday. So, see you on Thursday, ha? Makakita kami sa ulit tayo sa Thursday. Same time, kung 6 p.m. or 6:30. So, kung meron ako ng 6 p.m., usually Fridays, naka-open ako, 6:30 tayo. So, yan yung ating schedule. Bakit ako next week, Monday to Friday. Usually kasi Monday to Friday talaga. Last week na kasi ito ko yung Monday to Friday. So, this week lang, itong Wednesday, Friday, ha, back to, wala muna tayo. Nay, arimasen. And then, Thursday tayo sa Mokuyogi. Mokuyogi. Ang next natin. Study. Kung may questions kayo, ilagay nyo lang sa ating live chat, sa ating comment box. Kaya maganda kung makakasabay kayo sa ating live. Pero kung hindi, dahil nga iba-iba yung ating time. And ito kasi yung aking availability, time available ako. So, pwede namang i-playback. Pero malalaman, makikita nyo yung video, kinabukasan pa siya ma-upload automatic ni YouTube kasi pinaprocess-process pa niya kung ano niya. Chine-check niya. So, ganun. So, that ends our lesson for today. So, on Thursday, itopic natin ay mag-open tayo ng panibagong lesson. So, yun ay lesson 4. Okay? So, lesson 4 na tayo. So, maabante, di ba? Ang mina na ni Hoku book ay yung isang, ang isang book ay 1 to 25. 1 to 25. And then, part 2 is 26 to 50. 26 to 50. So, lahat ng buong lesson siya, siyempre, 1 to 50 siya. Pag natapos niyo yun, pwede na kayong mag-exam on your own, na N4 or N3, I think. Yung iba nag-exam na ng N3 pagkatapos nun eh. Iba naman, N4, ganun, kaya-kaya nyo na ipasa yun. So, kasi yan, wala akong maibibigay na certificate sa inyo, pero, makakatulong ako sa inyo para no need na kayo mag-apply sa mga schools. Bakit po may school? Siyempre, may mga Nihongo, Japanese schools para makatulong sa inyo na mag-study ng ganito, di ba? So, mag-study kayo ng ganito, after nun, bibigyan kayo ng certificate. Oo, may certificate kayo na ibibigay sa inyo, pero, yung certificate na yun, it doesn't mean na magaling na kayo sa Japanese. Pero, it just proves na kayo ay nag-aral ng how many hours sa kanila. Pero, ang basihan talaga na proficient kayo ay yung ating Japanese Language Proficiency Test or JLPT. Kaya, sa JLPT naman, hindi naman required na meron kayong school na tinapos or pinag-studyhan. So, halimbawa, kasi lalagay naman doon saan kayo natuto, pwede nyo ilagay, or ilang oras kayo nag-aral, pwede nyo ilagay, ilang oras kayo nag-aral dito,
saan kayo natuto, online or self-study, ganun. So, pwede nyo ilagay na ganun. Kasi, maipasa nyo yung exam, may certificate kayo. Yung certificate na yun, pwede nyo na, yun yung ipanlaban nyo na mag-apply kayo sa mga trabaho. Kasi yun tayo basahan na ng proficiency, gaano kayo ka-proficient sa Japanese, anong N level nyo. N1, 2, N5, N1 is the highest, N5 is the lowest. So, itong last time is July ata, hindi naman natuloy dahil nasa pandemic. Ewan ko lang ngayong December. Siyempre, nag-iingat. So, lahat yan. So, check nyo na lang din. Pero, siyempre, application months before ng twice a year, di ba? July, December. So, months before may application na yan. Ewan ko lang kung matutuloy din this time, this year, or baka next year na siya. So, maganda, habang wala pa naman, is naghahanda na rin kayo. So, ang Japanese meron 50,000 kanji, pero hindi mo kailangang kabisaduhin lahat yun. Meron lang naman na kulang-kulang 2,000 na kailangan kabisaduhin mo for daily lives, daily use. Okay? Hindi naman lahat din ng hapon, yung 50,000 kabisado, hindi naman. Yung for daily use, everyday use lang nila na ginagamit, yun yung kabisado nila. At sa exam, syempre, hanggang sa N1, basta 2,000 kailangan kabisaduhin yung okay na yun. So, nakakailan pa lang tayo from unit 1 to unit 3, diba? So, 2,000 para maipasa natin yung mas mataas. And, kung gusto nyo magpanood, may mga iba akong videos na sinabi na sa out sa Japan, kung paano ko nakapagtrabaho sa Japan, ganon. So, by the way, I'm JLPT N2 passer. Way back sa Japan ako nag-exam, hindi dito. So, yun. Kasi pag-uwi ko, syempre, nagpakasal na ako. And then, hindi ko na naituloy yung pag-e-exam ng panibago. And then, yun, napakwenta na konti. So, yun siya. So, syempre, next na target natin is N1. Meron tayong mga books dyan. So, kayo, kung gusto nyo makapasa rin, hello po, Wax TV, pa-shoutout lang. Hello. So, kung gusto nyo makapansa, kapakapasa, kailangan natin magambare. Okay? Kumbaga, kailangan natin magsumikap, mag-study talaga. Kasi ako, sa susunod ng video ko, itutur ko kayo sa aking mga books. Kasi binili ko yan bago ko umuwi ng umuwi dito sa Pinas. Kasi alam kong wala akong makikita ng mga books na ganun dito sa Philippines. Or maaaring i-ship pa from Japan to Philippines. So, ang ginawa ko, bumili ako ng mga books na kailangan ko doon. Parang kahit nandito ako sa Philippines, pwede ko siyang maaral. Kung halimbawa mag N1 na ako. So, complete ako meron yan. Ako mga iba-ibang mga nagamit. So, yun, ganun din yung sa N2. Paano experience sa exam? Mahirap ba? Siyempre, mahirap. Imagine niyo, napakwento na ako. Sige lang, sagit lang naman to. So, tayo, Muzukashi yun. Muzukashi is mahirap. So, syempre, mahirap. At ito kasi time pressure. Time pressure siya. So, ako, ang technique ko, na-share ko lang ng konti, ang technique ko, kung saan ako mabagal, or saan yung weakness ko, yun yung inuuna ko. Kasi, para magkaroon ako ng score doon sa ano na yun, sa part na yun. Kasi, halimbawa, naka-divide kasi yun, may part ng vocabulary, may kanji, reading, listening, grammar. So, yan, hati-hati yan. At kailangan, hindi pwedeng dito sa isang, sandawa, sa kanji, zero ka. Hindi pwedeng ganun. And, tapos sa kabila, matataas ka sa iba. Hindi ka papasa. Kailangan yan, lahat naka-average kung ilan yung, para pumasa ka. Hindi pwedeng, perfect mo yung isa. No, perfect ka sa vocabs, perfect ka sa grammar. Pero, yung kanji mo is hindi pumasa dun sa level na dapat na ipasa. Halimbawa, ang passing is 75%, pero 70 ka lang. E di failed ka din. So, ganun siya. Failed din. Sayang. Nasa Japan ako po. Ah, hello. Nasa Japan ka pa. Buti ka pa. Malamig dyan. Sarap. So, ingat lang. Yung ate ko rin nandun sa Japan. Doon na siya nakapag-sawa. So, yun. So, nasa na ba ako? Yung sa JLPT, time pressure. So ako, ang ginawa ko talaga is, yung kung ano na yung weakness ko, dun yung
Halimbawa, reading. Sa reading talaga, mabagal kasi ako. Mabagal ako magbasa. Mabasa kayo lang. Mabagal ako magbasa. So, inuna ko talaga yun dahil yun yung weakness ko para maipasa ko yung reading. Kasi baka mamaya, dati kasi nagpa-practice ng practice mock exam ako mag-isa eh. Before ng exam. Yung sa eto, magpa-practice ako mag-isa. Siyempre, may time pressure yan. Pinipressure mo rin. So, ganun din yung gagawin niyo. I-pressure niyo yung sarili niyo. Kunwari, yun na talaga yung time. And then, i-check niyo yung mga sagot niyo kung saan kayo mahina. Doon yung mas i-focus niyo na pag-aralan. Halimbawa, yun nga, mabagal kasi ako magbasa. Ang bagal-bagal ko magbasa. So, dahil mabagal ako magbasa, ang ginawa ko, sabi ko, uunahin ko yung reading para hindi ako maratel sa huli. Kasi kapag naratel ka na, di ba, yung binabasa mo, hindi na papasok sa utak mo kasi nagmamadali ka na. Ayan na, magka-time na, magpapadali ka na. Hindi mo wala na utak. So, ang ginawa, nagawin ko, unahin ko yung reading para may isip ko pa siya. Sa, kahit mabagal ako sa reading, babasahin ko siya na para maintindihan ko yung sasagutin ko. Yung isasagot ko na, ah, ito, ito, ito. So, maipasa mo yung reading, madali na lang, sisiw na lang iba kasi, ano eh, good ka naman dun sa ibang subject eh. Halimbawa, okay ka naman sa vocab, sa grammar, sa ano, kabisado mo yan. So, kahit magmadali ka, ay, ito, ito, sagot ito. Ito, sagot ito. Ito, mabilis daw. Para sa akin, ganun yung technique na nag-work sa akin. So, ewan ko lang sa inyo. So, itry nyo din. Tapos, yun yung isang tip ko sa inyo. At isa pa is, kung gusto nyo talaga, ako kasi talaga, pag nag, ako talaga, gusto ko talaga kasi talaga, daming talaga, mag-aral talaga ng Japanese. Kaya, yung buong libro, kung kaya nyo basahin talaga, as in talaga. Alam mo yung pabalikan ko ngayon yung mga nakita ko dun sa books ko na, uy, grabe, no? Parang, natapos ko to itong buong libro, back to back, front to cover, tapos talagang back to back yung pages, tapos talagang per page talaga. Naglalagay talaga ako ng mga notes. Pag hindi ako naitindihan, lalagay ako ng notes. Tapos mayroon akong dictionary. Mayroon akong dictionary na from lahat ng grammar nandun. Pag may hindi ako naitindihan, pupunta ako yung dictionary ko na yun na, kasi, alam mo, mayroon kasi mga grammar na magkakapareho siya. So, doon nakalagay ng itong pang-entry na grab na, eh, tagal ko nito yung libro. So, ito siya, share ko siya. Binili ko rin talaga siya doon kasi gusto ko talaga to. So, ito, ito dictionary to ng N1 to N5, di ba? Ang saya. So, lahat ng mga grammars na kailangan nyo, nandito na siya. So, ang sese. So, kung meron akong nalilito, yan yung mga tesyo, kasi maraming mga klase, may magkakapareho na grammar. Dito ko siya tinitingnan kung saan siya gagamitin. So, maganda talaga siya na libro. Dictionary siya. At ito pang isang to. Yan, dictionary din to. Lumalabas. Pero ito, N1 to N3 lang siya. Ito ay N1 to N5. So, pareho ko siyang reference. So, napakaganda niya. Para, tapos kapag mayroon pa akong hindi maintindihan dahil may sensei ako doon na Japanese. So, syempre, tatanungin ko din siya. Tapos maglalagay ako ng notes dito. So, may kita ko lahat ng mga libro ko. Yan puno yung notes. Tapos kapag talagang mag-exam na, talagang mag-ready ako. Mga 3 months before. Yan, 3 months before. Everything yan talagang mag-aaral talaga. Nakakabisaduhin talaga yung mga nandun. Kahit nasa work ako noon, magdadala ako ng papel ko ng, or ng libro. Pag walang ginagawa, halimbawa, walang ginagawa pa yung mga matatanda, eh, hindi pa naman ganun ka-busy yung time. Nagbabasa-basa ako, pero minsan hindi ko papakita kasi baka sabihin, petix is yung wala kang ginagawa, petix ka. So, ganun ginagawa ko. So, or nagdadala ako ng isang papel na nakasalagay doon yung summary. Kung makikita ko ngayon, kung ito palang, yung kasi ang ginagawa ko rin na isa pa, nagsasummary ako. Nagsasummary ako ng isang libro. Ito, isang buong libro, sinasummary ko siya sa isang yellow pad. So ngayon, pag pabalikan ko siya, parang wow, nasasummary ko pala ito lang. Lesson 1, ito yung mga grammar sa lesson 1. Ito yung mga dapat tandaan. Ito example. Lesson 2, ganito, ganyan. Yung ganun ng, yun yung ano, yung sa akin na effective siya. Para kahit saan ako magpunta, yung summary yung dadalhin ko, hindi yung libro. Di kaya before na exam ganun. May kita ko siya, madali ko na siyang, ah, ito yung mga points na kailangan ko tandaan sa lesson 1, 2, 3. Okay, next ko, nakasummary ko siya sa isang yellow pad paper na halos napuno ko na yung yellow pad, kakasulat ko namin ko pala na isulat.
na ganun. And then yung mga books na binili ko, ano talaga, talagang back to back talaga siya, talagang isa-isa ko. Tapos, meron kasi din doon yung mga exercises doon sa libro na yun. Ano, may mali ka. Babalikan ko yon. Babalikan ko yon hanggang sa ma-perfect ko siya. Halimbawa, meron ako dati hiram sa teacher ko na pang N4 yun na libro. Tapos, or N3 ba? Or N4? Tapos, ewan ko, nabasa ko talaga yung buong libro na yun na puro exam talaga siya. Tapos, alam mo yung makakatulos ka pa dun sa libro na may mali yung libro. Sa kakatan, tinanong mo sa sensei mo, ay, mali nga, no? Sabi niya, mali pala yung sagot dun sa tamang sagot. Kasi nga, so maganda yung ganon. Yung babalikan mo siya ng babalikan hanggang sa ma-perfect mo na yung nandun. Para, mali nyo, yung isa dun sa mga questions sa inyo, yung pa yung lumabas dun, eh di madaling-madali na kayo sa exam. Ay, madaling-madali. Kumbaga, maka, hindi man perfect is, maipasa nyo talaga yung exam. So, ganun. Kasi sa akin, napaka, para sa akin, yung pag-aaral talaga ng Japanese is, ewan ko, passion talaga siya. Kaya ginagawa ko rin to kasi masaya ako sa ginagawa. Ganun. Kasi pag-uwi ko rin din sa Philippines is, naghanap din talaga ako ng way para makapagturo. Kaya lang, dito kasi nasa Davao ako actually now. So, Mindanao siya. Nagtanong ako, wala mga bilingual sa kanila. Ganun. And then ngayon, busy na ako, syempre. When I got married, syempre, meron akong mga chikiting. Kaya ako mag-alaga na akong mga chikiting. So, kaya ako nag-start tayo ng 6 p.m. or 6:30 p.m. kasi antay ko muna sila patulogin. Saka ako magagawa nito. So, yun, na-share ko lang ng konti kasi na-share mo ako kung gano'n kong ka-love yung ito, yung pag-aaral ng ganito ng Japanese language. Eh, tingnan nyo dun sa, ano, dun sa video ko kung paano na nakapagtrabaho sa Japan. Yung grab ko yung opportunity na yun, yun talaga. So, ano yun, sa Japan Foundation Manila, yung binigay yung aming, ano, Japan Foundation Manila. So, dun ako nag-study. At ang maganda kasi, talaga, dun sa program na yun, kung panoorin niyo yung video na yun, is makakapag-focus ka kasi kailangan mo lang mag-aral, bibigyan ka ng sahod, bibigyan ka ng allowance, mag-aral ka lang. Alam mo yung dati, hiniling ko yung dati na sana may gano'n na sweldo, na sabihin lang, mag-aral lang ako ng Japanese, sweldohan ako, masaya na ako, gano'n. Tapos dumating nga yung gano'n na, ayun, mag-aral lang ako, kailangan lang makabisado mo talaga at maintindihan mo. So yun, may allowance ka pa, di ang saya. Tapos may mga free books pa. Pero hindi ito yun ah. Pero yung gamit ko minalo ni Hongo, yun, free nila yun na book. So ito rin, ito yung kanji natin na book. So ang saya-saya, super saya kapag may binibigay sila ng mga bagong libro. Napakasaya talaga. Tapos syempre, bumili din ako ng mga sarili kong books. Kasi yung mga pang GLPT na books, hindi na yun libre. So, binili ko ng sarili yun, yung mga pang JLPT books. Hindi nila libre yon. Ang libre lang nila, yung mga... Kasi, ano eh, kasi hindi yung part sa program namin na pumasa ka ng JLPT, hindi. Ang kailangan na nila na exam na maipasa mo ay yung national exam ng Japanese. Na for, halimbawa, work ko noon is peer worker. So, kailangan maipasa yung national exam na yon para magstay ka na sa Japan. Pero hindi ko naman kasi option. Hindi ko talaga choice na mag-stay lang. Gusto ko magbabaka-bakasyon lang. So, ginrab ko lang din talaga yung opportunity na yun para makapag-aral ng free ng Japanese. Siyempre, at ano, yung study. Oo. Experience na rin nakapunta sa Japan. Siyempre, nakapag-ipon-ipon tayo hanggang sa eto na tayo. Nakauwi tayo ng maalas. So, yun lang. At maraming salamat sa inyong time ngayon sa mga hindi nakahabol. Bukas po, ito po ay ma-upload sa YouTube. Huwag kayong mag-alat para mag-pause ako. Ayun. And salamat. God bless. And magandang gabi. Love, Stevie. Hello. Yan. So, yan po. Salamat. Ayun nga na lang.